Pagdating ko sa terminal, agad akong bumaba. Matagal-tagal din ang biyahe. Hindi pa ako nakapagtanghalian, puro snack lang kinain ko sa bus. Nag-text ako kay Ava kanina nang medyo malapit na ako, so I expect nagda-drive na yon. Umupo na muna ako sa upuan dito. Marami namang tao dito nagtitinda. Medyo kinakabahan ako after 1.5 years. Nakabalik na rin ako dito kung saan simulang lahat. Hindi naman siguro kami magkikita ni Bastian, no? Pero hindi ko alam. Pero may parte sa akin na gusto ko siyang makita. Kamusta na kaya siya? May sarili na kaya siyang pamilya kasama si Amanda? Kasal na kaya siya? Oo nga pala, kasi papala rin kami. Alam ko rin naman na kayang-kaya ni Basten na inalang kasal namin. He is a very rich man, pero bakit niya ginawa? Iriling ko na laman ang ulo ko. Hindi ko dapat siya iniisip, may kasalanan siya sa akin. At tapos na kami. We are already done. Or was it? Nandito ako para magtrabaho, hindi para sa kanya. Selena, my eyes widened when I saw Ava and Dana. Kagad naman akong tumakbo at niyakap sila isa-isa. OMG, na-miss ko kayo. Ani ko, para naman itong naiiyak. Gosh, is that you? You've grown a lot. Anito, napatingin naman ako sa kanya. You too. Mas lalo din tong gumanda. Nakasuot siya ng high waist pants at tube. Si Dana naman mas lalo naging gwapo. Ang gwapo mo na, Dana. Natatawang sabi ko. Nakasuot siya ng black pants at blue polo. Napanguso ako ng pinisil niya ang pisngi ko. Pinagbuksan naman kami ni Dana ng sasakyan. Kakain naman na tayo. I know nagugutom ka na. Gutom na talaga ako. Natawa naman sila sa sinabi ko. So, how's your baby? Dana asked. Maayos naman sila. Ang kulit nga eh. Naalala ko na naman sila. Yun tawa nila kaya di ko mapigilang makaramdam ng pangungulila. Ikaw, Dana? Ava asked. Kailan kayo magkakaanak? Agad na tanong ko. Agad namang napapreno si Dana. Aray ko, Dana ha. Dahan-dahan lang. Reklamo ko. What? Kunot noong taon na ni Dana at nag-drive ulit. Ew, Selena, what are you thinking? Hindi kami magkakaanak, no? Nanlaki naman ang mata ko. So are you too barren? Gulat na tanong ko. Napa-face palm naman sila. Of course not. Hindi kami baog, gaga. Si Ava at inirapan ako. Eh, hindi naman pala. So bakit wala pa kayong plano magka-baby? At wala pa ba kayong boyfriend at girlfriend? Yung hindi fling ha, yung may commitment. Yun lang pala, kala ko naman kung ano. Ava said. I have a boyfriend. Talaga? Ba't di mo nakwento sa akin? Medyo tampong sabi ko. Eh kasi, bawi yun sa paglilihim mo sa anak mo. Napangawi naman ako sa sinabi niya. So, nasan siya? Anong pangalan niya? Curious na tanong ko. He is a doctor. Medyo busy siya kaya di ko siya sinama. And he is Chad. Tumango naman ako. Matagal na ba kayo niyan? Tanong ko ulit. We're 6 months. I met him in America na nagbakasyon ako doon. Napangiti naman ako. She looks so happy and I see it in her eyes. How about you, Dana? Magkwento ka naman. Iiling-iling naman to at natawa. We have no label, but whenever I see her, I'm so happy and contented. Napanguso naman ako. Halata nga. Pero bakit wala kayong label? Agad na tanong ko. You are very curious now, don't you? Sabihin mo na kasi, maktol ko. Next time, nandito na tayo. Kaagad naman siyang lumabas at pinagbuksan kami ng pintuan. He is really a gentleman. Nandito kami sa mamahaling restaurant, dinala ni Dana. It's okay, siya naman ang magbabayad. Nang makaupo kami, agad kami nag-order. Nagkwentuhan muna kami about some stuff noong hindi pa dumarating ang order. Ilang sandali lang, dumating na rin ang order namin kaya kagad namin nilantakan. Pagkatapos namin kumain, kagad kaming hinatid ni Dana sa kondo kung saan nag-i-stay si Ava. Tumawag na rin kasi ang daddy niya, may importante daw muna siyang gagawin. Bibisitahin na lang muna niya kami bukas. So it's okay lang naman na wag muna, baka may importante pa siyang gagawin. Nag-type naman si Ava ng password, pinaalam niya rin sa akin baka wala siya. Eh di alam ko na din, dito rin naman ako mag-i-stay. Nilibot ko naman ang paningin ko. Maganda at malaki naman ang loob nito. May set ng sofa at may TV rin. May 2 kwarto, yung isa sa akin, isa naman sa kanya. If you need something, just call me. Nasa kwarto lang ako. Ava said nang ihatid niya ako sa kwarto. Thanks, no probs. Nilibot ko naman ang paningin sa kwarto. Halatang mamahalin tong kondo na to dahil maganda. May isang bed na hindi naman maliit, hindi rin sobrang laki. Tama lang. Kagad ko naman nilagay ang mga gamit ko at mga damit sa cabinet. Gosh, this is a very tiring day.
Hindi ako nakapagbihis na at tumiga na lang kaagad sa kama. Agad naman akong dinalo ng antok. Nagising naman ako dahil sa katok. Kaya kaagad akong bumangon. Hinawi ko yung kortina. Gabi na pala. Medyo matagal pa pala yung tulog ko. It is 7 PM na. Kaagad kong binuksan ang pintuan at si Ava pala. Let's go. Kakain na tayo. I cooked our dinner. Magbibihis muna ako. Baho ko na eh. Okay, bilisan mo. Sigaw niya. Kagad naman akong kumuha ng damit at tinungo ang banyo. Nag-half bath na lang ako. Pagkatapos nagbihis na agad at lumabas. Agad naman ako nagsandok ng kanin at ulam. By the way, may alam ko ang trabaho na suit sa'yo. Diba gusto mo yung nabibake ng cake? Nag-hire sila doon ang gagawa ng cake. Red velvet cake. Sa pagkakaalam ko, mayaman daw may-ari nun. At malaki yung sahod doon. Pasok ka naman doon eh. Agad naman akong napapalakpak. Talaga? Tumango-tango muna si Ava. I really love baking. Yun talaga ang pangarap ko noon na makatayo ako na sarili mga cake o kaya restaurant and also flower shop. Mahilig din kasi ako sa flower lanan sa retita. Kaya mag-iipon talaga ako. Para makapagtayo sila na sarili lang flower shop. Yun din na sila mag-rent pa ng pwesta doon sa bayan. Pagkatapos namin kumain, nagpresenta na ako maghugas. Siya naman kasi ang nagluto. By the way, I learned how to cook. Kung noon hindi ako marunong, ngayon marunong na. Tinuruan kasi ako nila tita, siya ka kaya noon may maid pa kami ngayon, wala na. Kaya kailangan ko na talagang matuto sa gawaing bahay o luto man lang. Pagkatapos ko naghugas, agad akong pumasok sa kwarto. In-on ko yung laptop ko. Buti na lang online si Jella kaya tinawagan ko siya through bottom. Hi ate, nakarating ka na ba? Si Jella. Oo, tulog na ba sila? Agad na tanong ko. Hindi pate, ito oh, kumakain ng biskuit. Kagad naman pinakita ni Jella. Ang burara talaga nilang kumain. Natatawa naman ako dahil ang lagkit nilang tingnan. Gusto ko silang yakapin at halik-halikan if I could. My babies. Kaagad na tawag ko. Tumawa naman si Bral na nakatingin sa laptop. Kaya napukaw ang atensyon ng kapatid niya. Nakatulala naman silang nakatingin sa akin. Ano kayang iniisip nila? Sumama naman ang mukha ni Blake na parang iiyak na. My baby, don't cry. Natatawang sabi ko. Tuluyan naman tong naiyak, kaya't sumunod ang dalawa sa kanila. Natawa naman si Jella sa tinura nila. They are so cute. Kagad naman pumasok si mommy kaya inalo niya ito. Mama! Putol-putol na sabi ni Blake. Ilang sandali lang kinuha na sila dahil matutulog na sila. Mga ilang minuto rin kami nag-usap ni mommy at daddy bago nagpaalam. Sinabi ko na rin sa kanila na mag-a-apply na ako bukas. Selena, bilisan mo na. Kagad naman ako napahawak sa ulo ko dahil medyo kumirot. Kanina pa kasi ako ginigising ni Ava. Antok na antok pa kasi ako. Hindi rin kasi ako nakatulog ng maayos kagabi. Medyo namamahay ako. Magligo ka na. Remember, pupunta tayong Red Velvet. Kagad naman ako napatayo dahil sa sinabi niya. I forgot. Ngayon pala yon. Kagad kong kumuha ng damit na masusuot ko at pumasok sa banyo. I just wore a simple pearl dress above the knee. Pagkatapos kong mag-ayos, agad ako lumabas sa kwarto. Sa baba na lang tayo kakain. Hindi na kasi ako nakapagluto, Ava said. Tumango naman ako. Pagkatapos namin kumain sa restaurant, agad kaming pumara ng taxi. Hindi niya kasi dala yung kotse niya. Hindi naman kasi siya always dito nag-i-stay sa condo. Minsan lang. Mga 20 minutes din bago kami nakarating sa Red Velvet. Pagpasok namin, may mga tao na rin kumakain pero mas marami yung kumakain estudyante. Malapit lang din kasi dito sa paaralan. Nilibot ko naman ang paningin ko. May mga waiter din na nagsaserve. Hindi lang pala cake ang meron sila dito. Iba-iba rin. Excuse me, miss. Nasaan yung manager nyo rito? Tanong ni Ava. Bakit po, ma'am? Mag-a-apply kasi siya. Tigagawa ng cake. Oh, follow me, ma'am. Sumunod naman kami sa kanya. Kumatok muna siya sa isang kulay red na pinto. Halos red din kasi ang team dito. I really find it cute. Agad naman bumukas yung pintuan. Bumungad sa amin isang babae. Nakataas ang kilin nito. Pinapasok naman niya ako. Ako lang kasi yung in-interview kasi ako lang naman ang magtatrabaho dito. Marami rin siyang tinatanong sa akin. At may kailangan pa ako ipasa. Yun daw kasi ang regulation dito. Magsisimula daw ako bukas kapag napasa ko na mga dapat ko ipasa. May mga rules na dapat sundin para karing nagtatrabaho sa restaurant. Pinagkaibahan lang parang ako yung chief. 8 AM yung pasok. 8 PM naman yung uwian. Nang matapos akong i-interview, lumabas na rin agad ako. Hi, ako nga pala si Claire. Tapos ka na? Pasok ka na raw? Agad na tanong nung nag-assist sa amin kanina. Umiti naman ako. Bukas pa raw ako magsisimula eh. Oh really? Buti naman, nangangailangan na kasi kami ng tagagawa ng cake. Aalis na yung baker namin.
Nagpaalam muna siya sa amin dahil may asikasuhin pa siya. So, agad na tanong ni Ava. Sinabi ko naman agad sa kanya na bukas pa ako magsisimula. Alright, so you're free now. Let's go shopping. Excited na sabi niya. Napamusangot naman ako. Libre mo ha? Tinaasan naman niya ako ng kilay. Of course, don't worry. Kapag nagkasweldo ka, nababayaran mo ako. Napanguso naman ako. Grabe, kuripot mo talaga. Pumara naman kami ng taxi at nagpatid sa mall. Pagkarating namin sa mall, agad kaming gumaba sa taxi. Siya na rin ang nagbayad sa akin. Mayaman naman siya eh, kaya siya na nagbayad sa akin. Kain na muna tayo, nagugutom na ako. By the way, tinawagan ko na rin si Dana, papunta na siya. Excitement was written all over my face. Pumunta kami sa mamahaling restaurant. It is very okay to me kasi siya naman ang magbabayad. Umupo na kami sa bakanting upuan. Siya na rin ang namili ng kakainin namin. Busy kasi ako kakatingin sa paligid. Marami rin kumakain dito. Baka makita ko kasi si Dana. Kagad ko namang kinawayan si Dana. Nang makita niya agad ako, agad siyang ngumiti. Pagkatapos namin kumain, pumunta kami sa grocery area. Kailangan na kasi ni Ava na mag-grocery. Pabos na rin kasi ang stocks niya. Nakakaya kasi wala man lang akong may ambag. Okay lang naman daw eh. Si Dana naman taga-tulak ng cart, kami naman yung tagalagay. Kumuha na rin kami ng makakain namin kapag magmo-movie marathon kami. Wait, kukuha muna ako ng chocolate. Paalam ko kay Ava. Okay, bilisan mo. Agad naman akong tumakbot, baka kasi mainip si Ava sa kakatakbo ko. Hindi ko nakita may tao na pala, kaya nabangga ako. Aray! Agad naman akong napaupo. Dahil sa lakas ng pagkakabangga ko, ininda ko naman yung pitan ko dahil medyo malakas talaga yung bagsak ko. Ay, napakatanga ko naman kasi. Are you okay, miss? Kagad ng laki ang mata ko dahil pamilyar ang boses niya. Kaya kagad kong kinagat yung ulo ko. Nasa cup ito na naka-hoodie, parang balot naman yata siya. Agad naman akong tumayo. Ah, oo, okay lang ako. Sabi ko at sinilip ko naman ang mukha niya. Pero yumuko siya. OMG, is that you, Sandro? Gulat na sabi ko. Agad naman niya akong tinignan. Selena? Dahil sa saya ko, agad ko siyang niyakap. Oo, ako nga. Long time no see. Namiss kita. Agad na sabi ko. Napatulala naman to sa akin. Ang ganda ko talaga. Buti naalala niya pa ako. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nagkikita. Last naming kita, noong tinulungan niya ako yung dala sa ospital. Serena, ba't ang tagal mo? Agad naman ako napalingon kay Ava. Wait lang, nga pala si Sandro. Ala, nasan yun? Ba't nawala? Ano? Alika na, naghihintay na sa atin si Dana. Agad naman niyang hinila ang kamay ko. Napalingon-lingon naman ako. Pero kanina lang kausap ko siya. Napakamot ulo na lang ako. Ano ba kasi nangyari doon? Hindi ko na lang tinuloy ang pagkuha ng chocolate dahil binayaran na ni Ava ang pinagroseryhan namin. Iahatid ko na muna to sa kotse. Mauna na kayo. Susunod na ako. Tumango naman kaming dalawa ni Ava. Let's go. Sa damitan tayo. Libre ko. Wag na, Ava. Okay lang naman. Nakakayanang labi mo nang nalibre sa akin. Tinaasan naman ako nito ng kilay. Duh, it's okay. Don't worry. Let's go. Napailing na lang ako at sumunod sa kanya. Pumunta kami sa boutique. Namili-mili kami ng damit. This will suit you. Agad naman niyang pinakita sa akin na isang white dress. Maganda nga. Simple lang pero maganda. Tiningnan ko naman ang presyo na natahalos malula ako. Ang mahal naman ito. Kung noon, baliwala lang sa akin yon, ngayon hindi. Narealize ko kasi, mahalaga rin ang magtipid. Ang mahal naman yan. Ha? Naku, huwag ka na mag-inarte. It really suits you, duh. Napailing na lamang ako. Marami pa siyang napili para sa akin, pero ang pinili ko na lamang, isang t-shirt at pants. Bit-bit namin tigdalawang bag na lalagyan ng damit na napili naman namin nang dumating si Dana. Napakamot ulo naman ito. May problema ba? Kaagad namang tanong ko kasi di siya mapakali. Wala naman. Alika na. Iatid ko na kayo. Sabi niya. Ha? Pero hindi pa naman kami tapos mag-shopping. Tsaka magbabanding pa tayong tatlo. Ava said. It's okay lang Dana. Baka naistorbo ka na namin. Mauna ka na lang. Malumanin na sabi ko. No, it's not that. May emergency lang kasi. Naku, yun naman pala. Huwag mo na kaming ihatid. Magtataksa na lang kami. Papatid ko lang sa driver ko yung mga grocery ninyo. Tumango naman kami. Thanks, Dana. Mag-iingat ka. Agad na sabi namin ni Ava. Pumunta na lang kami sa baby section. Namili kami ng gamit at damit sa triplets. Isang araw at isang gabi ko pa lang silang hindi nakikita pero miss na miss ko na sila.
Napabuntohin nga naman ako. Pagod naman kaming nakarating sa kondo. Naglinis na muna ako ng katawan at ako na ang representa na magluluto. Nakatinting na rin yung mga grocery iniwan sa baba. Nagluto naman ako ng adobo. Pagkatapos ko nagluto, inaya ko naman si Ava na kumain na. Good luck sa New York mo. Sana hindi na sumulpot yung kamalasan na natatandaan mo. Natatawang sabi ni Ava. Inatid kasi niya ako. Napabasangot naman ako sa sinabi niya. Nanlait ka pa talaga? Inis na sabi ko. I have to go na. May trabaho pa ako. Susundin na lang kita mamayang 8 p.m. Agad naman akong umiling sa sinabi niya. Hindi na alam kung pagod ka pag uwi mo. Magta-taxi na lang ako. Nag-aalangan naman siyang napatingin sa akin. Are you sure? Tumangutong naman ako at ginitan ko naman siya to assure her that I'm okay. Alright, just be safe. Kaagad naman akong tumango nang mawala siya. Agad kong inayos ang damit ko. Naka-white dress ako yung binili ni Ava. Hindi ko naman talaga dapat to susuotin kasi baka madumihan lang ako. Pero nagpumilit siya kasi gusto niya na nakasuot ako ng ganito. Ang cute ko raw kasi. She's weird, ha? Bumuntong hininga naman ako. Bago ko pumasok, I hope maging magandang araw na to. This is it. Nandyan ka na pala. Inihintay ka na ni Ma'am Marga. Nasa office niya siya. Ani Claire. Agad naman akong tumango. Thank you, I said at nauna na. Kumatok naman ako ng ilang beses. Nang marinig ko nagsalita siya, agad akong pumasok. Here, ma'am. Nilagay ko naman ang mga dokumento ipinasa niya sa akin. Alright, mamaya ako na lang yung babasahin. I'm sure wala ka namang bad records, diba? Kaagad naman akong tumango. Okay. By the way, pagbutihin mo ang trabaho mo. Kasi mamaya darating yung bago may-ari nitong Red Velvet. I hope nagkakaintindihan tayo. Kaagad naman akong tumango at gumiti. Ay, opo, ma'am. Good. Pumunta ka na sa kusina, nandun na si Manang Alda, ang mag-aasi sa'yo. Kagad naman akong pumunta sa kitchen kung saan ako gagawa ng cake. Ikaw na ba sa Serena? Tanong ng babaeng may katandaan na. I think she's Manang Alda. Opo, maliit na wika ko. Halika na, ito yung gagamitin mo sa pagbibake. Kinuha ko naman yung inabot niya sa akin. Huwag kang mag-alala, may dalawa ka namang kasama. Padating na yung bago, yung isa baka mamaya pa. Marami kasi nagpapa-order ng cake dito, kaya hindi pa pwedeng iisa lang ang magbibake ng cake. Napatango naman ako sa sinabi ni Manang Alda. Binigay naman niya sa akin yung mga listahan. Tiningnan ko ang una kong ibibake. Kumuha naman ako ng mga ingredients at nagsimulang magbake. Oh, ikaw ba si Alan? Agad naman ako napalingon kay Aling Alda na nagsalita. Ah, oo, magsisimula na raw ako. Nahihiyang sabi niya. Napatingin pa siya sa akin. I smiled at him. Kaya nganitaan niya rin ako. Ay, oo, halika na. Tumabi naman to sa akin. Bago ka ba dito? He asked me. I nod to him. Yes, kakarating ko lang rin. What's your name? Nahihiya niyang sabi. I'm Selena. Ngiting sabi ko. Oh, kayo na ba nagbago? Sabay naman kaming napalingon ni Alan sa nagsalita. This girl is beautiful, kaya lang parang kalahing niya si Peach. Ang pula kasi ng lipstick niya. Tipid na tumango si Alan. Actually, Alan is good looking. Parang may half siya. Singkit kasi ang mata niya. Oo. Okay, bilisan nyo na. Sasama rin kayo sa pagde-deliver ng mga cake. Umalis naman to at nagsimula na rin mag-bake. Gano'n naman kami. Na-enjoy ko yung pagbe-bake. Nilagay ko naman sa oven yung cake. Na-enjoy ko rin ang pagde-decorate sa cake. Nang matapos ko yung nilagay ko agad sa lalagyan yung cake. Okay, sumama na kayo. Tumulong naman kami sa pagkuha ng cake. Nilagay namin yun sa service. May iba kasing customer na nagpapahatid na kapag marami yung order. Hi, ako nga pala si Claire. Ito naman si Nat. Ikaw? Tanong nila kay Alan. Alan? Maliit na wika ni Alan. Pagpasensya mo na si Ina. Maldita talaga yun eh. Natawa naman kami sa sinabi ni Claire. Yung parang si Pitch yung tinutukoy niya. Kagad naman kaming pumasok sa service. Binati naman kami ni Manong. Dalawang bahay rin yung nahatidan namin at medyo malalayo. Kaya pasado 12 na kami nakarating. Pinagbuksan naman ako ni Alan. Salamat, Alan. Malumanin na sabi ko. Ngumiti naman siya sa akin. Hala, Alan, may lagnat ka? Inawakan ko naman yung mukha niya. Gulat naman tong napaiwas ang tingin. Ah, wala. Alika na. Napahagikik naman ako sa kanya. He is so cute. Nagtataka naman ako napatayin sa ibang waiter. Hindi ko kilalang iba dahil medyo malaki kasi ang Red Velvet na to. Si Claire, Alan, Nat at sila Manang. Yun lang ang kilala ko. Marami rin kumakain kadalasan yung mga estudyante. Gosh, bilisan mo magsalamin, sabi ng babae. Mukha na nga siyang espasol sa puti ng mukha niya dahil sa foundation. What's happening to them? I just shrugged my shoulder.
Pumasok naman kami sa kusina. Nakita ko si Ina na nagme-makeup. Nang mapatingin ako sa kanya, agad niya akong tinaasan ng kilay. Excuse me? Nabaling naman ang paningin kay Mamarga na nagsalita. Ayusin niyo yung kitchen, guys. Linisin niyo mabuti. Mamaya-maya dadating ng bagong may-ari na magsasurvey dito. Huwag niyo ko ipahiya. Ani ni Mamarga. Tumango naman kami. Na makaalis siya, agad namin nilinis ang kitchen. 12 na. Pero mamaya pa kami kakain dahil darating daw ang bagong may-ari. Magsasurvey dito. Kagad silang lumingon. Agad din akong lumingon. Literal na nagligampang ako kasabay ng pagkalaglag ng cake sa kamay ko. Ang bilis ng puso ko na maglalaglag ang pangako na magtama ang mata namin. Matagal ko siyang hindi nakita, pero mas naro siyang gumwapo. At katakot-takot ang tinding nito. No, this is not happening. This is not basti. Ipinikit-pikit ko yung mata ko, pero hindi talaga ako nagkakamali. Ang taong nandito'y walang iba kundi si Basti, ang taong nilayasan ko. What the hell, Selena? What are you doing? Agad naman nabalik ang sistema ko dahil sa sigaw ni Ma'am Marga. Kaya daan-daan ako napatingin sa cake na nahulog ko. Hindi na ito na itsura dahil napunta lang sa sahig yung cake. I'm sorry, ma'am. Ahawahan ko na sana yun pero may nagsalita. Stop! Napalunok naman ako. Sasasantihin niya ba ako? Sa isipin yun, parang maiiyak ako eh. Papano na lang yung triplets? Pero marami naman akong pwedeng pasukan trabaho yung wala siya. I'm sorry, sir. Tanga lang talaga siya. Medyo total na sabi ni Ina at titig na titig ito kay Basti. Hindi naman nagsalita si Basti. Nakatingin lang sa akin. Sa laki ba naman ng Manila? Tapos magkikita pa kami? Gosh! Go to my office. Now! Anito at naunang lumakad. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gosh! This is not good. I am here to work, not to him. Mag-uusap tayo mamaya sa office ko. Pinahiya mo ako. Bulong ni Ma'am Marga, kaya napayuko na lamang ako. Aha, kainin mo na ako ngayon lupa. Nakasunod lamang ako sa likod niya. Bakit mo kamas nalang gumanda yung katawan niya at tumaas siya? Hindi ko na malayan, huminto pala ito kaya nabangga ko sa matigas ang likod. Sorry, I said avoiding his eyes. When I looked at him, naalala ko na gawa niya sa akin. Years ago, he hurt me. I was hurt so much kaya ayoko mag-assume na mahal niya ako. I don't want to be hurt again. Pagkarating namin sa office dito, nagtataka naman ako ng nilak niya iyon. Sir, babayaran ko na lang po yung nahulog kong cake. Pagka nagkasahod po ako, medyo kinakabahang sabi ko. Napatingin naman siya sa akin na seryoso. Hindi talaga tingin dahil titig talaga. Kaya napalunok ako sa klase ng tingin niya sa akin. Nahanda naman tong lumapit sa akin kaya napatras ako. What are you doing? Medyo inis na sabi ko. You're wearing a too much revealing dress. Wika nito at binaba ang dress ko. And why do you care? Tinapangan ko naman ang boses ko. Pero ang totoo lang, nanginginig na ako. Tinignan niya naman ang buong kabuuan ko. Gulat naman ako napatili nang hinawakan niya yung bewang ko. Let me go. You've changed a lot, ha? Napasingap naman ako nang kinabig niya ako at tinilikan sa labi, hindi marahas kundi malumanay. I miss your scent, your lips, your body, all of you. Kagad ko naman sa tinulak na mabalik ako sa wisyo. How dare you kiss me? Ines na sabi ko. He does not have the right to kiss me. He is just my husband in paper, nothing more. Remember, Selena, he is the father of your child. Buwis itong isang isip ko eh, sabat ng sabat. Napangiti naman ito na nakakaloko. I have all the right to kiss you, wife. Diniinan pa niyang wife. Mukha niya. Kapal na mukha mo matawag-tawag akong wife pagkatapos kahinaan ko sa kanya. Hindi ko na ipapakita yun. So nakakalala ka na sa mga ginawa mo. Napaiwas naman ako ng tingin. Wala akong kasalanan sa mga nangyari. If he want to know what the real happened to us, then I will let him find it on his own. I have to go, sir. May trabaho pa po ako. I'm sorry for my clumsiness. Babayaran ko na lang po yun. He is still my boss, so I still respect him. Kaagad ko naman tong tinalikuran. Nakatulala naman ako sa kama ko. Ang daming nangyari kanina. Parang hindi lahat mapasa sa utak ko. I really can't believe na nagkita kami. I thought it's impossible na magkita kami, but I was wrong. He have been in the business and I forgot that he is very powerful. Ngayon, natatakot ako na baka malaman niyang tungkol sa mga anak ko. I know he is still the father of our children, but I'm not ready to tell him nor he would know that he have three amazing sons. Iriling ko naman ang ulo ko. No, hindi ko na dapat iniisip ang bagay na to. I should focus my work here.
Kinuha ko muna ang laptop ko dahil nami-miss ko na sila. Lalo na sina Blake, Brian at Brian. I miss their smile, their cuteness. Nang hindi online sa Jella, tiningnan ko naman kung sinong online sa kanila. Mas gusto ko sana nakikita ko sila eh. Kesa tawagan ko lang si Mami na hindi ko sila nakikita. Pero hindi naman lahat ng oras online sila, kaya tinawagan ko pa rin sila. Na makita kong online si Mami, agad kong tinawagan to sa messenger. Ilang sandali lang, bumungad sa akin ang mukha ni Mami. Hi Mom, good evening. I greet her. Good evening too, Iha. How's your first day of work? Yeah, I text her kanina na magsisimula na ako sa trabaho. It's okay, Mom, I said. Ayokong banggitin na nangyari kanina. I don't want her to get worried. Are they still awake, Mom? Sadly, Selena, natulog na sila. Super bibo kasi nila kanina, ikalalaro. Palagi kang binabanggit. Sobrang kulit nila. Natawa naman ako sa kinakwento ni Mami sa akin. Marami pa siyang sinabi sa akin about sa tatlo. Kung ano-anong ginagawa raw nila. I hope I'm there, kasama nila. I really miss my baby and also my family. Dumating naman si Daddy, kaya medyo natagal ang pagkukwentuhan namin. Ang dami pa niyang mga paalala sa akin. Nang inaantok na ako, agad ako nagpaalam sa kanila dahil may trabaho pa ako bukas. I woke up early in the morning. Agad ako lumabas sa kwarto. Hindi pa gising si Ava kaya ako nalang nagluto. Mukhang puyat kasi yun kagabi. Nang matapos ko magluto, agad ko namang hinain yon at tilagay sa lamesa ang mga naluto ko na. Pumunta naman ako sa kwarto ni Ava. Kinatok ko yun na tatlong beses. Ava, the breakfast is ready, sigaw ko. Wait a minute, palabas na. Umupo naman kami at nagsimula ng kumain. By the way, Selena, I can't be there mamaya. Kinatsada ako matutulog. Is that okay with you to be alone here? She asked me. Agad naman akong tumango. Ayos lang, Ava. Really? Okay lang naman, tanggihan ko sa Chad. I know he would understand. Agad naman akong umiling. Nako, hindi Ava. Quality time yun ang boyfriend mo. Ano ka ba? Ayos lang naman ako dito eh. Sagot ko naman. Nakakahiya na kaya? Okay. Kung may kailangan ka, do not hesitate to call me, ha? O kung may problema, I'll be there right away. Natawa naman ako sa kanya. She is really concerned about me. Of course, Ava. Katakot kaya ba kami multiple na magpakita sa akin? Tatawagan talaga kita. Inirapan naman niya ako, kaya napanguso ko. I thought you've changed. Natatawang sabi niya. Pagkatapos namin kumain, siya na nagpresentang maghugas ang pinagkainan namin. Agad naman akong tumungo ng bayat taligo. I just wear fitted jeans at shirt. Nagpulbo ko tag lip tint. Nagpaalam naman kagad ako kay Ava at iahatid na lang daw muna niya ako, pero tumanggi na ako. Malaki na ang inabala ko sa kanya. Alam ko naman pupunta pa siya sa kumpanya nila. Maaga naman kasi ako nakarating dito sa Red Velvet. Duh, ewan ko ba kung bakit inagahan ko? Good morning, Selena. Bati sa akin ni Claire. Morning. Ngiting sabi ko. Agad ko naman tinungo ang kusina. Good morning, Manang, Alda. Masiglang bati ko. Oh, magandang umaga rin. Ang aga mo naman yata, Iha. Maaga po kasi ako nagising. Abay, Iha, maupo ka muna dyan. Sobrang aga pa naman at maya-maya pang simula mo. Kumain ka muna at may ketchup at may kape rin. Napapalakpak naman ako. Abay, hindi ko po tatanggihan, Manang. Natawa naman niyang binigay sa akin yon. Diyan ka na muna, dun muna ako. Sa labas, Iha. Paalam niya sa akin. Sige ho, Manang. Umupo naman ako sa lamesa at nagsimulang kumain. Kinuha ko ang phone ko at kinontak si Mommy. Alam ko namang gising na sila ngayon, lalo na yung triplets. Maaga kasi silang gumigising. Ilang ring lang bago sinagot. O, Iha. Si Dad pala yung sumagot. Good morning, Daddy. Gusto ko lang pong marinig yung mga anak ko. Oh, is that so? Natawa naman ako sa tatlo dahil kahit di ko sila nakikita, narinig ko sila kung ano sinasabi. Dada, natulala ako nang sabay-sabay nilang sinabi. Daddy, napangiti naman ako ng mapait. Kahit anong tago ko sa nila o kahit anong deny ko, darating talagang panahon na malalaman nila. Dad, I need to hang up na. Magsisimula na po kasi yung trabaho ko eh. Alright, honey. I love you. Us, baby. Kagad naman ako napatili dahil sa gulat. Napahawak ako sa dibdib ko. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Baste. Malamig ang titig nito sa akin. Parang kakainin niya na ako ng buhay. Kanina ka pa? Nauutal na tanong ko. Just answer my question. Sinong tinatawag mong baby at nag-I love you ka pa? Gulat naman ako napatingin sa kanya. At the same time takot na baka may makarinig sa kanya at kung ano isipin niya. It's none of your business.
Inis na sabi ko. Mag-isip siya kung anong gusto niya isipin basta hindi ko sasabihin sa kanyang totoo. Muti na lang, hindi niya narinig ang pinag-usapan namin ni Dad, kundi patay talaga ako. Natakot naman ako sa klase ng titig niya. Para niya akong kinakain ng buhay. Sir? Agad ako napalingon sa nagsalita. Sige na. Lumabas naman si Bastien parang walang nakita. Napatingin naman sa akin si Ina at tinasan ako ng kilay at inirapan. Sa mga nagdaang oras, naging busy na kami na maraming nagpagawa ng cake na kinahaponan din. Pinatawag ako ni Ma'am Marga at pinagalitan. Puro busangot lang ang nagawa ko nang pinagalitan niya ako. Nagsorry din ako, syempre. Grabe, ang sungit niya palang buong maghapon hanggang sa maggabi na. Hindi ko na siya nakita pa sa bagay. Hindi lang naman tong business niya. Ewan ko ba? Kinakabahan ako at parang nalulungkot.